So what is up, guys? Right now it's Sunday and nandito kami sa Gold's Gym. I'm here with Coach LJ. And yung gagawin namin today is for the first time I will be trying ano yung coach? M2T blading or blading therapy. Blading therapy, adjustment, yep. And yung cupping. Mobility cup, yep. Mobility cupping. So actually, guys, I've seen a lot of my friends na bodybuilding athletes that they're doing yung blading. And so far, yung reaction na kita ko sa mukha nila is it's hindi siya pleasing talaga. So, abangan natin on how my body reacts to this. Kasi it's my first time doing blading therapy and I know for a fact sa sarili ko, sa katawan ko, my body is very stiff. So, abangan nyo yung kung anong magiging reaction ko sa katawan ko later. So, right now, magbibihis muna ako and let's dive right into our blading and cupping session. Hi guys, my name is Coach LJ and today, we're going to have an M2T blade therapy session. So, baga, kumbaga, ang M2, kaya may 2, it's because it's going to be a myofascial mobility. T, it's therapy. So, yun. And then, we have this called ang tools. Blade. Yeah, ito yung tools na itong ginagagamitin natin for today. So, this is the blade. Ayan. Para siyang katsura. Ayan. So, ganito. So, we have 2 sides. Itong malalaking sides. Yan. From here. Through here. Ito yung gagamitin natin for assessment. Especially sa mga bigger muscles. Like quads, hamstrings, and the back and chest. Dito tayo magfa-facilitate or mag-inhibit sa dulo na to. Mm. And also for these 2 edges here, ito yung gagamitin for the small part ng body natin. For example, dito sa my hands, sa ankle, tapos dito kami hahawakin niyan. Here, do this. Diyan. Ganon. Paganon. Doon. Alright. And then, next up. So, I'm always wearing gloves kasi medyo sweaty yung kamay ko. So, yeah. So, especially pag medyo matagal yung session. So, I need to, you know, kailangan kong better grip. And then we have also the mobility cups. Yan. Yung suction something. Yun, yeah. So ito, mayroon siyang mga pressure na pag pinipress natin, dito, ito, ganito yung level 1, press ng bahagya, kusa siyang magsasap. Ayun. This is level 1. Usually, mayroon ako mga clients na medyo malalaki, grabe yung, pressure. Ano, grabe yung tension sa katawan. By the way, ang purpose ng mobility cups is it will help decompress which is the muscles or the fascia is really really tightened or hindi siya gaano ka or shall we say may mga tightness doon or hindi ka masyado magagalaw. Ito yung pinaka basic na pinaka maganda na tool. So ito yung magiging level 3. Ganyan. Pag press mo ganun, yan, very hard. Hindi siya natatanggal ng kusa. Okay, so before we begin, mag-assess muna tayo, bro. So, good luck, guys. I'll see you in the next few minutes and good luck. So, yung assessment is magiging ganito din yung itsura. Yan, dynamic movement testing. Hindi ako naka-study sa test nito, guys. So, we'll see kung papasa siya sa test. But anyway, let's find out. So, first is the overhead squat. First movement. Overhead. Okay, chest out. Okay, a little bit wider the arms. Okay, tapos straight yung fingers. Okay, ready? Go down slowly. All the way down. Ayun. Pansin mo, gumaganon ka. All the way down. Sige, kaya. Saan ka kung hihil? All right, it's okay. Hold and up. All right, can we do that one more time? Sige, sige. Okay, down. Nice and slow. Saan ka dyan, Drew? Okay, yun. Hold. Yun. So, score natin. Lagyan natin. 0. One lang. Alright, next up is hurdle step. And go. Nice. Step forward. Yun. Okay, sige. Diretso lang. Forward. Forward. Sige, forward lang. One more. Diretso lang. Diretso lang. Okay. Go there. One more. No. Yeah. Sige. Diada ka. Sige. Go. Hold. Go. Yep. Nice. Go. Balance. It's okay. Nice one. Okay. Hirap mag-balance. Hirap. Listen siya.
It's okay. Pikas. Right, di siya. Okay, sige. Better ang left. Ang right, kulela, tas sa right. Same. So, right, right. Oh, right. Okay, right over left and go. Okay. One, two, three. Three fist. Left over right. Okay, relax on, chest out. Okay, go. There. Tight ang left shoulder. One, two, three, four. Okay, tight ang left shoulder. Okay. That's okay. Left shoulder. Both legs up. Okay, good. Then down. Okay, good. Go again. And down. Very good. Okay, one leg up. Down. Pikas. One leg up. Okay, again, one more. One leg up, right, hold. Extending legs. Yan, tapos alter. Okay. Guys, check this one. Legs niya is at the 10 o'clock. I'll try to push a bit, ha? Exhale lang. Ayun, tigas na. So, pin down your hip. Okay, 10 o'clock. Okay. Other side. Okay. Yeah. Okay, Dara. Dara. Okay, good. It's okay. 10. Tight ang hamstring. Okay, good. I'm nervous. Don't be. Kasi nga guys, kasi marami ako nakakita mga bodybuilder friends ko na nagbe-blading. Umiiyak talaga sa sakit. Alright, so we'll figure it out. Yeah, okay. So guys, I'm trying to do an assessment using this side portion or sometimes here. But try ko muna to dito. Okay, so here. Yun. May mga nahawi tayo dito. Napapansin nyo guys na yung muscles niya or yung skin niya nagre-red. It's because we will try to administer blood flow dito sa may neck niya. So may nakikita ko dito. May nahanap tayo. So let's try to administer. So I'm gonna go now this part here. So here. Yan. So bali ang pressure nito is 6 to 8 pounds lang. Hindi siya ano, hindi siya talaga ididiin. Tapos minsan most of the time one strokes at a time. Yan. So red. Next sa kabila. Yan. And also the angle of the blade, it's 45 degrees ganyan. Or sometimes 35 siya, especially ganito. If really yung hahanapin mo talaga yung especially pag ganito, wala tayong nasa saga, say hililay down natin konti yung blade, angle natin through the skin. So napapansin nyo guys, yung stroke hindi ko tinataas. It's because yung compression ng traps pataas, di ba? Kunwari, okay, yan. So yan ang compression. So para hindi siya magta-tight, babalik natin siya sa pwesto niya. Yan. Going down. Yan. So, na yun, magka-cup na tayo. Usually, ang cupping, magtatagal siya 5 to 10 minutes sa body. Depende sa client kung siya ay napaka-tight or marami. Meron siyang sobrang issue sa katawan. So, sinisustain namin yan ng medyo matagal. But so far, dito naman ngayon, wala pa naman. Wala pa. So, tingnan natin mamaya sa going down, especially I'm quite interested sa shoulders and legs. Sa legs yan. Shoulders, okay. And legs talaga. Yan. Yan. Okay, 30 seconds. Usually ang kuan ani, ang pagterapya ni kay 30 seconds ang stone, ang time. So far tolerable pa na. Oh. Tolerable ba? Okay ra. Matolerate ra. Last one. Okay. Good. So far guys, tolerable pa yung pain. Actually, hindi pa siya ganun kasakit. Mm-hmm. Yung thing na, ay yung part ng katawan ko, yung na-worry ako, yung ano talaga, yung legs. Legs. Shoulders. Yeah, shoulders too.
Yeah, she's super tight. Even sa back din siguro. Yeah. Lower back especially. Yan. Grabe, sobrang tight. Mm. Kasi ako, most of the time, pag nag-workout ako, just purely tight to light warm-up, stretching okay. lang, and diretso na agad sa workouts. Straight ka bro, ha? Tapos ganyan ka. Yun. I rarely do mobility exercises. I rarely do any mobility exercises kasi nga, nakakatamad. Kasi nga, di ba, usually, kapag, especially if medyo restricted na yung muscles mo, is, ang tawag dito? Yung mobility exercises, hindi siya fun to do kasi nga masakit. And takes time. Yeah. Gusto ko na mag-pump again. So, I've never been doing any mobility exercise. So, medyo tight talaga yung muscles ko. And actually, yeah. Again, this is my first time doing blading. So, releasing years and years of tension sa muscles ko. Yan. Pepperoni, guys. Pepperoni. Pectoralis major. Insertion din here sa my shoulders. Here. Dito. Sa front deltoids. Yeah. Ito. Killer to. If you notice, yung muscles niya dito, it's very bulge. Yan. Para siyang tinapay. Ganyan. So, from here. So, meron din dito. Hawin natin. Going here sa bicep, sa bicep, going down sa brachialis dito. So classmate yan lahat na movement yan. So minsan di ba pag minsan pag nagka-curl, pag mali yung form, may napapansin kang pain dito minsan sa elbow kasi connective ano sila, nagka-connect sila. Yeah, dagan kayo. So here going down ko, ah, there. Ayaw na mag-move yung blade, oh. Stuck na siya. Ayun. Ayan, dito. Ayun. Going here. Dito, wala na masyado. Okay, try natin dito. Okay, good. Wala masyado. So, pectoralis major tayo. Ito yung napapahirap sa kanya sa flexibility sa shoulder kasi magkadugtong yung insertion ng chest, sternum. Tapos, siyempre, pag nag-chest tayo, open siya, di ba? Hindi mo naman imakokontra kung hindi mo siya i-dadalhin sa middle. So, ayan. So, let's begin. Una, try ko muna dito. Ayan, nag-umpisa na sila mag-red. So, there's a blood flow na. Okay. Good. Dito na tayo. Okay. Ayan. Sana marinig natin sa ASMR ano yung ito. Itong dami, guys. Dami na sasagi. Oh, dito. Grabe yung tightness sa chest. Yeah. Yung feeling, guys, para siyang may mga... Yung mga... Anong tawag dito? Yung, let's say for example, yung wire ng earphones nyo. Pagkuha nyo galing sa bulsa, nakalukot-lukot siya. Ganun yung feeling sa muscle fibers sa chest ko. Alam mo yun, parang nakalukot-lukot. Tapos pag nasasagi sa blade, nasistock talaga siya. Kailangan siyang, ano. Subaga, ang tsura niya, parang paper na crumpled. They will bring it back to parang yung plain na texture niya. May lubricant na, guys. May lubricant pa. May oil na, ayaw pa rin dumulas. Hmm. Kita ka? Nakuha ito na mo? Ayun? Stock ito? Oh. Grabe ito. Big ano ko, yung gagamitin ko ito. Okay lang pressure? Double. Kani. Okay, here, another way.
here. Nagamay dere. Medialis. Oh, ho, ho. Patay sa. Hold on ka lang. Okay. Intermedios, bro. Okay. Sa. Okay. May. Yeah, balik. Okay, good. Now. Kani, dere. Okay. Kani, kanira dere. Rita. Kani, dere, oh. Oh, kani. Okay. Bigger kwan ko. Kani ko. To destroy this stuff. Oh. Last 10. Okay. Pizza delivery, sir. Pepperoni. Look. Mm-hmm. So, meron tayo din itong mga crunchy din na part. Ito. Sa ating soul. Yun. Okay, relax mo na, relax. Relax, relax. Ayan. Unti-unti nang nawawala. Hang on, hang on. Okay. Okay, last 10. Oh, yun, wala na. Lats, di ba? Let pull down, elbow goes to the side para mag-flex. What are we doing? Elbow separate sa body para mag-open. Kanya, oh? Kanya, di ba? Kanya siya. So that's, are we going to cover karon? Okay, ready? Okay, relax lang. Okay. Ayaw gumalaw ah. Tewat. Okay, again. Okay. Ready. Lawas ko sa tricep. Okay. Okay. Wait, ha. Last 10. Ayan, what? 4. 3. 2. 1. Okay. Last 1. Okay. Good. Crunchy. Hindi ka ba? Oh. Na. Four,
3, 2, okay, good. Nice, good. Just for early. Oh, yeah. Okay, last up. Ooh. Okay. Relax kayo. So, nangyayari kasi dominant, mas masakit yung left. It's because this person is left-handed. So, dominant yung left part ng katawan niya compared dito. So, kaya ganito yung nafe-feel niya. Which is very normal naman kasi. Nanonotice nyo, kasi malaki yung muscle, pag didiliin ko siya, yan, parang yung blade, napakadiin. It's because yung tissue niya is makapal kasi bodybuilder si pareng smart fit. So kaya ganito. So but safe din naman, wala namang problema. Yung nafe-feel niya, it's soothing. Kumbaga binabalik natin siya sa original position niya. Saka ni bro. Okay, drain ako. Ah, chungwa. Pansin nyo guys, mubudiring bro. So, to is very thick. Yan, so muscle siya, muscle tissues with the fascia. So ngayon, tingnan nyo, hindi gumagalaw yung blade natin halos. Oh. But again, no excessive force, let the blade glide lang with a lubricant para hindi naman masaktan si client. So yan. Yan. Nice and easy. Good. Last 5, bro. Bakit siya takas? Last 3. Hotel. Last 1. Ow! Okay. Okay. Ito, dali na sakta. Sakit-sakit gini, bro. Puwan agad ka. Okay, Cobb. Forearm. Okay, dara. And so literally, kasi dito yung scapula niya, muscles here, yun binabalik natin palabas. Kasi usually pag hatak, yung elbow papasok sa loob, contraction here. So kailangan ganun natin. Sa spine siya. So hinayon lang siya. Di siya, we'll just make sure that this one is very, very, we're gonna scrub it very gently, not too tight, not too hard. We don't push, no pressure. So, kasi mayroon din mga muscles na dito sa pagitan. So, try to reactivate. So, mabilis, it's because we are facilitating. Okay, ram pressure dari bro. Wala ra.
Ini. Okay, ini squat ni mo musak ka god imo legs. Musak lagi. Oh. Ah musak imo. Fuck. Dio ni do. Yes, sikit-sikit kini bro. Lagan talaga kami bro. Lang. Nag actually nag-assess pa ko sa dapit. Bro, yo mo assess pa. Okay. It's hammer time. Okay. Kaya wala ko gid out ako regi slide. Ah. Sakit di. Yeah. Exhale lang bro, exhale lang. Bigit lang na. Pwede mo gahit mo muscle. Ay, gahit dito. Okay. Shut moments later. So yun guys, tapos na kami sa bleeding and cupping therapy namin. And as you can see, parang mga pepperoni. Yeah. Alright. Okay. Nice, nice, nice. Yeah, super ganda na feeling. Super parang soothing talaga siya. Mga tight areas. So, I'm looking forward for next month din. Yeah, next month. Kasi yeah. Yun, medyo tight pa talaga. Hanggang sa maging ano to. Yeah, ang pinakagandaan sa blade therapy kasi it's we are addressing the tightness, the ang ika nga kung hindi yung mga parts ng body natin na hindi nagmo-move, i-inhibit natin para i-relax natin muna para makapag-move sila ulit. Number two, yung mga weak naman, i-facilitate natin para mag-active sila ulit. So sa case ni Embrace, kailangan natin both, no, kasi he is very active, so kailangan din, not just for bodybuilders and also for the other athletes, kailangan talaga ng good recovery para iwas injury and then also for fast recovery. So yeah, so thank you so much bro. All right. So guys, if ever you are from Cebu and gusto nyo ring baka experience din ng blading cupping therapy, if you are, yung mobility nyo medyo restricted, you have tight back or tightness around your body, I will put his Instagram here, Jan. Just you can message him anytime, and pwede nyo iset kung when and the go home service ka rin bro. Diba? Yes, yes, it's definitely. Yeah, so very, very convenient. So again, you can message his Instagram. Lalagay ko na lang dito, lalagay ko sa description if you wanna try this out. Right. So bro. Bro, thanks. Thank you. Thank you for the opportunity. Thank you. All thank right. You guys. See you soon. So as always, work smarter, not harder.